Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang dalawang baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain," tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil nang higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod." Aniya. Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay ikatlong linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon at ating na pong nasindihan ang ikatlong kandila sa ating korona ng Adbyento, ang kulay rosas. Muli nating alalahanin po no, kung ano ang mga gabay na ibinibigay sa atin bilang bahagi po ng ating paghahanda para sa Pasko ng Pagsilang. Ano ba? Okay pa ba yung ating mga isipan? O, mabilis na tayong makalimot. Noong unang linggo ng Adbyento, ang sabi sa atin, bantayan natin na at matiyak natin na hindi magugol ang ating mga isipan sa mga alalahanin ng mga bagay sa mundong ito. At tiyakin na huwag magumon sa katakawan at paglalasing. Naalala po ba yan? Uy. Ano naman tayo, no? Usap naman tayo, umaga-umaga eh. Yun po yung mensahe ng ating unang linggo. Noong ikalawang linggo, ang pinaalala din sa atin kung saan ipinakilala si Juan Bautista at ang kanya pong sinasabi na tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan, talikdan ang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Ngayon, nasa ikatlong linggo tayo, kamusta po ba? Nakapagkumpisal na ba? Wala pa rin. So, ang punta lang talaga natin ay sana magkaroon ng maraming pera. Kasi malapit na ang Pasko, kailangan ng pera, kailangan ng bago, kailangan ng panghanda, kailangan, ang daming kailangan. Kaya maganda po, no, ngayong ikatlong ito,
ang tinatanong ng mga tao kay Juan Bautista, ano po ang gagawin namin? Di ba may mga lumapit kay Juan Bautista, ano po ang gagawin namin? Eh ang ikatlong kandila ay napapaalala sa atin na sa ating paghahanda, kaya nga binalikan natin yung mga mensahe, baka kasi nawawala na naman tayo sa ulirat natin, no, masyado na naman tayong nagpapaapekto sa mga bagay na wala sa atin at hindi natin nakikita yung kung ano ang mayroon sa atin. Mayroon naman tayo eh. So ano ang dapat nating gawin? Sa lahat ng pagbasa ang ating narinig, ano ang isinisigaw? Magalak tayo. Kaya nga, gaudete, magalak tayo. Rejoice. Maging masaya tayo. Hindi lang basta saya, kundi magalak tayo. Sabihin nyo nga po, magalak. Bakit ba kayo malungkot? Ha? Sige nga. Kasi kailangan mo rin sagutin yung sarili mo. Bakit ka ba malungkot? Ano, lungkot-lungkutan o ano ba? Kasi sabi, di ba, balikan natin yung unang pagbasa. Na sabi dito, ay magalak tayo. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon, sumigaw ka, Israel, magalak ka ng lubusan. Ang sabi sa ikalawang pagbasa, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayong lagi. Eh bakit mas gusto ng tao mamuhay sa kalungkutan? Ano, trip mo na naman kasi Pasko, magpapasko na. So kailangan maging malungkot ako. Magpapasko na, so kailangan damahin ko yung Pasko. Kaya pag pinatutugtog yung Pasko na, sinta ko. Ay, talagang feel na feel mo, no? Kasi malungkot ka. Eh, bakit ka nga malungkot? Eh, kailangan mong magdesisyon. Ano ba? Malulungkot ka ba? Mas gusto mong maging malungkot? O piliin mong maging masaya? Nalulungkot ka kasi ano, mag-isa ka na naman? Nalulungkot ka kasi ubos na yung 13 month mo? Nalulungkot ka kasi wala kang, hindi ka nakasabay sa mga pa-Christmas party? Nalulungkot ka kasi hindi ka pa binabalikan? Kasi kung tutusin po, ang dami natin pwedeng isipin para maging malungkot. Pero, marami din tayong pwedeng tingnan para makita natin yung dahilan para maging masaya sa mga susunod pang mga araw habang tayo ay naghahanda sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Wala pa rin. Pero nasa sa inyo yan. Pero ang pinapaalala sa atin, maging masaya tayo. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, ano ang dapat namin gawin? Eh, nagpayo si San Juan Bautista, gusto mo ba talaga maging masaya? Kasi ito talaga yung hinahanap ng tao. Kaya nga kung ano-anong pinagbibibili, kung saan-saan napupupunta, para maranasan lamang yung saya. Kasi gustong maging masaya. Kasi mahirap talaga maging malungkot. Gagastos ka pa nga kapag nalungkot ka, di ba? Anong nangyayari kapag ang tao laging malungkot, nagkakaroon ng anxieties, nagkakaroon ng depression, kung meron ka ng ganyan, o kailangan mo na ng mental health professional, magkukonsulta ka pa, papacheck up ka pa. Ano ba ang dapat mong gawin? Given na, o may sakit ka na, ano ang dapat mong gawin? Piliin mong mas maging masaya. Diba sabi dito, may mga ilan po dito, no? Kung meron ka daw damit, kung meron kang dalawa, ang sabi naman, no? Kung meron kang dalawa, ibig sabihin, kung meron kang extra, meron kang sobra, mamigay ka.
Kung mayroon kang pagkain, mamigay ka rin. O ano ang trabaho mo ngayon? Ang sabi, kung ikaw ay maniningil ng buwis, huwag kang sumingil ng labis. Kung ikaw ay kawal, huwag kang mangingikil, huwag kang mamimilid. Kapag ginawa natin ito, talagang mararanasan mo ang saya. Pero mahirap yun. Mahirap po yung lagi ka nakasubaybay sa social media at inaabangan mo kung ano at sino ang magpo-post. Kapag nag-post sila, yun ka na naman, malulungkot ka na naman. Ano ang dapat mong gawin? Mag-sign off ka. Di ba maraming tao na i-stress sa mga nakikita sa social media? Ba't di ka magtanggal ng social media para mas maging masaya ang buhay mo? Minsan hindi ka na nga nagiging masaya, nandadamay ka pa ng tao. Kung ayaw mo maging masaya, hayaan mo ang ibang tao maging masaya. Huwag yung ay, damay-damay tayo dito. Ay, kailangan natin idamay ang iba sa kagalakan. Kaya nga, yung disposition natin, yung pag-iisip natin, yung mindset natin, ang dami natin kailangan baguhin. Kasi huwag niyong sasabihin na, ay, magpapasko na, wala ako eh. Wala ako. Kasi pag pinuntahan ko yung mga bahay ninyo at yung mga kwarto ninyo, pag may nakita ako dyan, anong gagawin ko sa inyo? Okay na po yan. O mga lola, mga nanay, okay na. May sakit na, okay na yan. No? Given na yan, kasi tumatanda talaga tayo. Yung mga rayuma, kasukasuan, given na yan, nandyan na yan. Wala ka nang magagawa dyan. Pero mahirap kasi kung sasabayan mo yan ng init ng ulo, sasabayan mo yan ng pagkabagot, sasabayan mo ng kung ano-ano pa mga pangit na ugali, imbis na sumaya ka na, tumawa ka na lang ng tumawa, hahaba pa buhay mo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, magsaya ka na. Sabi sa inyo ha, magsaya ka na, baka ito na ang huling Pasko natin. Mahirap yung maabutan tayo ng nakasimangot. Sinabi ko na ito sa inyo noong una. Pahihirapan ninyo ang mga punerarya sa pagpapabanat ng mukha para lamang magmukha kang masaya sa kabaong. Kaysa yung naabutan ka na maaliwalas ang mukha, nakangiti ka, ay talagang walang problema sa punerarya. No, chairman. Tignan nyo lang, no? Kung ano man po ang napapalungkot sa iyo, tingnan mo. No? Baka ikaw lang kasi yung talo. Sarili mo lang kasi. Iba nga, nagbabayad pa, di ba? Para lamang tumawa, nagastos pa. Para lang maaliw ang sarili. Pero ikaw, sagutin mo, ano ang dapat mong gawin? Unang-una di, ano bang sitwasyon mo ngayon? May kaaway ka? Hindi pa rin kayo okay? O ano ang dapat gawin? Alam naman natin eh, ayaw lang natin gawin. Kung ano man ang sitwasyon ninyo, no? May kanya-kanya tayong pinagdaraanan, pero sana po sa kabila ng lahat ng ito, mas piliin natin ang maging masaya. Amen? Thank you.